our featured photographer, Mr. Eric Capas. Hello. Hello, happy to be here. Hello. Thank you for being here. So, what type of photographer you are, Eric? Kadalasan ang ginagawa ko, glamour. Nung hanap buhay ko ito, product shots ang mga ginagawa ko. Mm-hmm. Boring yun eh. Pero on the side, I'm always doing ano, yung glamour. Apo. At saka mga glamour. Fashion. So, basically. Fashion. So, yun yung mga tao na talaga. Oo. Wala pera doon, pero yun ang gusto kong ginagawa. For the love of art. Yeah. So, ano po ba yung personal approach nyo when it comes to photography? As far as photography, Ang gusto ko sabihin, ang pinaka-importante sa photography, yung meron kang team. Photographer ka nga, magaling ka, pero kung kailangan mo ng ibang tao to create your art, hindi mo pwedeng gawain lahat. Okay, so, naghanap ako ng mga tao. Itong mga tao ko ngayon, team, pinaka-importante yan. Kasi dati, nung kumukuha ako, sa Divisoria lang ako namimili ng ano. E pag nakaganit ka ng stylist na meron siyang mga designer na contact, iba eh. So, important. Parang nakakahiya nang ipakita yung mga peg ko na Divisoria lang dati. So, malaking kaibahan, di ba? Pag meron mo kayong... Yung hindi na maraming photographers. Kung isa kukuha silang magandang model, dadating, naka-duster, shoot na nila, okay, nasa kanila yun. Importante yung team. Kung gusto mo mag-level up, yes. Kailangan full broad. Yeah. Ano po ba yung what consists a team po ba? A team consists of makeup artist. Makeup artist. Model. Models. Stylist. Nice. Kasi yung stylist, meron siyang access sa mga designers. Okay? So, pwede siyang mag-pool Forever 21 o kaya. Hindi na tayo mag-mention ng itong example sa mga iba-ibang designers. Parang bibigyan po kayo ng team. Yeah. Like today, isa dun sa mga isushoot natin, gawa ni Rocky Gathercoat. Okay, so Mr. Rocky. Yeah, so swerte tayo. Meron tayo kayo isushoot na Rocky Gathercoat. At saka yung isang model, nagdi-design din siya. Oh, designer okay. So, sarili po niyang products yung isa niyang ginawa niya, especially for you guys. Ah, ganun po ba? Pinaglamayan niya kahapon. Nako! Bakit naman po pinaglamayan kahapon? Kasi special kayo para sa kanya. Okay, basta siya po yung nag-design o siya po yung mismong gumawa? Siya yung gumawa. Meron pa akong mga behind the... Actually, that's about to. Yung ginagawa niya habang ano. Meron na po ba kayong mga good or bad experiences? Tell us about your good and bad experiences. Maraming bad experiences. Hindi ko na lang ikikwento yun. Kasi sige po. Pero general. General, oo. Like, yung spontaneity. Okay. Yung hindi mo alam yung gagawin mo, pero at the spur of the moment, biglang, ang ganda nang nagawa nila. Very dynamic. So, masasabi niyo po ba na you're the spontaneous type of photographer? Oo, kahit ano trabaho ko, last minute akong magtrabaho. Ang background ko, graphic design. Usually, may deadline ako, 15 days. Okay po. Usually, yung best work ko is the morning before the deadline. Wow! The morning before the deadline, madaling araw. Oo, pag binigyan mo ako ng lead time, ang dami kong gagawin version. Pero hindi maganda yung pinakamaganda kong ginawa, wala akong tulog, bukas, gusto ko nang mag-quit ng trabaho o kaya mapapire ako pag hindi ako nakadilira. You're fired! I am at my best when things are at their worst. Ngayon po ba, ano po ba nafe-feel yung ngayon sa shoot natin? Worst. Okay naman. Kaya po, tinanong sa akin ni Mike kung gusto ko daw ba dito o sa studio ko. Okay po. Sa studio ko, komportable ako. Alam po, bisado ko yung lights and everything. Alam ko, I can deliver. Ito, ngayon lang ako nakarating dito. Yung mga lights, bago lahat sa akin. Itong mga lights na ito, wala pa kayo nung ibang hinahanap ko. Kaya, dito lalabas yung spontaneity. Palagay ko, okay sa lalabas. I have no idea. Like, right now, nakaset up na tayo, pero hindi pa nakatest yan. So, pero lalabas yan. For you, it's very exciting po ba? Yeah. Kaya ako tinanggap na dito kasi alam ko may merong element of surprise. Yung element of surprise yan ang nag-bring about na yung creative artistry. Okay. So for our models out there, they would like to know on how you make them feel comfortable while they're in your shoots. So paano po ba? For example, sexy shoot po yung shoot natin ngayon. How do you make them feel comfortable? Parang hindi sila matakot na mag-bear. Ang ginagawa ko usually, pwede ko silang makilala ahead of time. Chika-chika lang. Pero usually, kaya ako nagte-test shoot. Marami ako, on a weekly or bi-weekly basis, meron akong na-test shoot. To introduce me to the models.
hindi yun talaga ang gagamitin kong text. But then again, yung element of surprise, minsan my best shoots are from text shoots. Yeah, so yes. Yung unang clip, pinagawa. Oh, pero so kadalasan ang ginagawa ko na, lalo na yung mga baguhang models. Abo. Meron ako, marami akong mga kaibigan ng model na gusto masishoot. So I get them para lang sila, you know, para i-warm-up shoot. Kumukuha ako ng mga warm-up shooter kasi usually mas komportable sila sa TV nilang sa ating pagkilala. Meron akong personality na intimidating sa mga model. For some reason, parang natatakot sila sa akin kahit na yung mga season model. Kaya malaking tulong yung meron akong warm-up shooter para relax sila. Pagkatapos nila relax na sila, okay na sila, diba? Yeah. Ganun pa rin yung technique niya para panatag ito. At saka yun, ganyan ako. Yung down to earth lang. Yeah. Oh, down to earth lang. Kasi, yung lalo na ano, like, yung mga iba, hindi naman sanay na naas sa studio. Medyo intimidate mo sa kanila. Okay po. Speaking about models and making them feel comfortable, may tatawagin po tayong model na usually nashoot nyo na. So, let's call her. Siya yung aking muse. Siya ang muse ni Mr. Eric. Let's call her. Hi, Ms. Gina! Hello po. Okay, how's it going? Okay. So, bonggang-bongga na siya. Mukha naman ako. Nagmukha yan ako. Hindi. Okay, so, how long have you been modeling? 3 years. So, sanay ka na dito sa industry na to. Ano bang approach mo sa modeling? Or what type of model are you? Mga shoots na ginagawa mo? Mga ano, photographs. Siya yung lagi ko kasama sa iyo. Fashion? High fashion. Wow! High fashion! Pwede ba namin matest kung paano ka mag-high fashion? Kung paano yung mga post ng mga high fashion, yung mga bali-bali. Pwede ba namin itest? Kaya yan. Okay, so may gagawin po tayo every month. Meron siyang mga signature, meron siyang yung mga Jindara poses. Paano po ba yung ano, Jindara pose? Signature pose ni Jindara, paano nga ba? Yung mga pabaling-baling ganyan. You know? Sa kabilang side naman po. Tapos yung mga sikit-sikit na yun. Pag nakatalikod. Yon! Pag nakaupo po, paano po gagawin high fashion po? Nakaupo. Mga tamad poses lang. Ayan. Paano niyo po i-endorse yung sapatos? Sapatos ko? Abuhin niyo muna. Dejo, pinapakasin niyo. Hindi niya i-endorse. Ganun pa rin ba? No, ganito, Ms. Jindaya. Okay, so, meron kaming ipapagaya sa yung mga posts from top models, from high fashion models. Okay, so tignan natin kung gano'ng pag-books niya magkaya yan. Alright? So, here you go! And the trumpets, there you go! Tapos mo yung pinakamahirap mo. Ang dadali ng pinakita mo. Ako magaling yan. Sige ha? Sige. With feelings ba o yung ano lang? Oo, magaling yan. Yung pang high fashion ba o yung ano? Ito lang po yan. Photographer po mag-focus. Okay. Ready na, pero titest ko muna yung lights. If you give me a few minutes kasi hindi pa na-test ko. Nakahiya naman pag-cute kung gano'n. Nakita, over-exposed. Pero, we'll be shooting with Mr. Erica Paras and Jindara. Ayan, so tingnan natin yan, guys. Thank you! Thank you.
friend in me. You've got a friend in me. When the road looks rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed, you just remember what your old past said. Boy, you got a friend in me. Yeah, you.